Kumusta po mga kababayan at kapwa ko OFW dito sa ibang bansa? Welcome po sa aking YouTube channel, Arnold TV. Kaya naman kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, share, like, and comment para updated ka sa mga video na aking i-upload. Kaya naman, huwag na natin patagalin to. Atin na simulan. So, let's go! Siguro, pag naririnig mo ang crypto or stocks, ang unagat pumapasok sa isip mo ay sugal. Pero sa totoo lang, magiging sugal lang ito kung hindi mo alam ang ginagawa mo. Pero kung may sapat kang kaalaman kung paano ito gagawin, ay magiging simple na lang ito sa'yo. Kaya mas mabuti na bago ka mag-invest sa lahat ng bagay ay unahin mo munang mag-invest sa iyong kaalaman. Ang sabi nga ng sikat na investor na si Warren Buffett, "The best investment you can make is an investment in yourself. Because the more you learn, the more you'll earn." Ang pag-i-invest ay wala sa laki or liit ng kinikita or sweldo. Nakadepende pa din yan sa tamang money management, sa spending habits mo at iba pa. Kaya sa video na to ay tatalakay natin ang tatlong mabisang strategies ng pag-i-invest. Pero nangangailangan naman ito ng time para mapalago ang investment mo. Ang mga strategies na to ay hindi get rich quick scheme dahil sa investing wala naman talagang mabilisang kita. Yung mga nangangako na mabilisang nakita ay malamang sa malamang ay scam. Pero bago ang lahat ay mag-iiwan muna ako ng disclaimer. Ang video na to ay for educational purposes lamang at hindi ko kayo hinihikayat na mag-invest sa kahit na anong investment. Nagbabahagi lang ako ng kaalaman based on my experience and research. At lagi nating tatandaan na bago pumasok sa kahit na anong investment, ay aralin muna ito mabuti. Maaaring malugi ang pera nyo sa kahit na anong investment, kaya only invest money you can afford to lose. Dito, ibabahagi ko ang advantages at disadvantages ng mga strategy na to. Kaya kung ready ka na, ay simulan na natin. Let's go! Number 1, buy and hold. Ito ay isa sa proven and tested na strategy na ginagamit ng mga sikat na investor gaya ni Warren Buffett at Chuck Bogley. Simple lang ang konsepto ng strategy na to. Kailangan mo lang bumili ng asset class na sa tingin mo ay malaki ang potential at naniniwala ka na mag-grow pa ito sa hinaharap at i-hold mo ito for a long period of time. Gaano katagal? At least 5 to 10 years ang ideal. Kahit bumagsak man ang price nito ay kailangan mo mag-stick sa strategy na to. Kung sinet mo sa sarili mo after 5 years ka magbebenta, kailangan after 5 years mo to ibenta. Ang mabisa mong gawin after mo to bilhin ay parang kakalimutan mo muna ito. Pwede mo naman i-check every year kung ano na ba ang update sa price nito, pero hindi mo to kailangan tingnan every month. Ito ay para makaiwas sa panic selling kapag nakikita mong bumabagsak ang market. For example, sa Jollibee, kung bumili ka ng 100 shares noong 2008 sa presyo na 41.5 pesos per share, at hinold mo to for 10 years at ibinenta sa halagang 291 pesos noong 2008, ay kumita ka na ng 249.5 pesos per share. Ang puhunan mo na 4,150 ay naging 29,100 pesos na. At ang kinita mo dito ay 24,950 pesos. So nag-gain ka na ng 600% or nag-times 6 na ang investment mo, na hindi na masama sa loob ng 10 taon. Pero bago mo to gawin ay aralin mo nang mabuti ang bibilin mo. Alamin mo ang track record nila, growth, price fluctuation, or kahit ang CEO or may-ari ng company na bibilin mo ay kailangan mo kilalanin. And para ma-lessen ang risk mo, mas mabuti na mag-focus ka lang sa mga blue chip company gaya halimbawa ng Jollibee, SM, PLDT, BDO, at iba pa. At kung mas risk taker ka naman at gusto mo ay cryptocurrency, mag-focus ka lang muna sa top 5 coins. Pero palagi mong iisipin na kahit blue chip company pa yan or top 5 coins,
ay pwede pa din yan malugi or bumagsak. Nakadepende pa din yan sa mga tao behind those project or company. At kung naitatanong mo naman, kailan ba magandang bumili? Para sa akin, kung gusto mo gamitin ang strategy na to, ay mas maganda na may timing ka sa market. Hindi ka dapat bumili kapag nagtataasan ang presyo or nasa tinatawag na bull market season. Mas mainam na hintayin mo muna na bumagsak ang market. Sa ganun ay parang bumili ka ng nakasilang presyo. Ipagpalagay natin na may 50,000 pesos ka at gusto bumili ng stocks at ang current price ng stocks na to ay 100 pesos at ito din yung all-time high niya or yung pinakamataas na presyo na inabot niya. At kung bibilin mo to sa all-time high niya, yung 50,000 pesos mo ay makakabili ka lamang ng 500 shares ng stock na yon. Pero kung hihintayin mo bumagsak ang price ito, let's say bumagsak siya ng 50%, parang bumili ka ng naka 50% off. At mabibili mo na lamang ang kada share sa halagang 50 pesos. So yung 50,000 pesos mo, magkakaroon ka na doon ng 1,000 shares doon sa stock na yon imbes na 500 shares lang. Pero ano ba ang advantage at disadvantage ng strategy na to? Ang advantages ng buy and hold strategy ay napakasimple, hindi mo kailangan bantayan or i-check palagi ang investment mo. Naka-base ito sa solid analysis mo. Kapag solid ang analysis mo ay solid din ang investment mo. Dahil kaya mo nga ito i-hold ng matagal kasi naniniwala ka na mag-grow ito in the future. Mas makakatipid ka. Kung magte-trade ka madalas ay malaki din ang babayaran mo sa transaction fees, taxes at iba pa. Pero kung mag-buy and hold ka lang, mas makakasave ka sa mga fees na yan dahil one-time transactions ka lang. Less risk. Lahat naman talaga ay may risk. Pero ang strategy na to ay mas mababa ang risk compare kung nagte-trade ka madalas. Dahil mali-lessen din ang mga bad decisions mo na ang katumbas ay pera na malulugi sa'yo. Pero ano naman ang mga disadvantages ng buy and hold strategy? Nakatali ang pera mo. Since naka long term holding ka, ibig sabihin nakatali ang pera mo hanggat di mo to binibenta. Pwedeng maipit ang pera mo, prone ang pera mo sa correction o yung market crashes na nangyayari every cycle. Kaya nung 2020 crash dahil sa COVID. Kung dati ka pa naka-hold, pwede mo to maranasan at kung mag-panic sell ka sa pagbaba ng price, pwede kang malugi. It takes time para mag-gain ang investment mo. Kung mainipin kang tao ay hindi ka pwede sa ganitong strategy dahil nangangailangan ito ng mahabang time para mag-grow. Number 2, income investing. Ang income investing ay ang pagbili ng isang investment na magpuproduce ng cash payouts. Ito ay yung tinatawag na dividend stocks, government and corporate bonds, real estate, or kung nasa crypto ka naman, ito yung tinatawag na staking. Ang main goal mo dito ay pumili ng investment na magbibigay sa'yo ng consistent cash every month, quarter, or year. Sa ganitong way, meron ka pang ibang paraan ng pagkita sa investment mo bukod sa capital gains. Pero dapat mag-ingat ka sa mga nangangako ng mataas na dividends or cash returns. Dahil kadalasan ay aakitin ka lang nila para mag-invest sa kanilang company or project na maaaring scam. Mas mainam pa din na aralin mo ang company nila, hindi porket mataas ang dividend or yung binabalik nila sa mga investors nila ay magaling na sila. Madaming company ang hindi nagbibigay ng dividend dahil nakapokus lang sila sa pag-reinvest at pagpapalago ng company nila. Wala din naman kwenta kahit palagi sila nagbibigay ng cash payouts kung nalulugi lang din naman sila at bumababa ang value ng investment mo. Narito ang mga company sa Pilipinas na nagbibigay ng mataas na dividends. At ito naman ang US-based company na may mataas na dividends. Pero ano ba ang advantages at disadvantages ng strategy na to? Ang advantages nito ay meron kang regular payouts. Since nagbibigay sila ng payouts regularly sa mga investor nila, pwede mo ito magamit or pwede mo ito ipang reinvest ulit. Meron kang ibang source of income. Unlike kung mag-buy and hold ka lang, sa income investing ay hindi lang sa capital gains kakikita. Kaya nga nang nasabi ko, meron silang regular payouts na magbibigay sa iyo ng regular income.
Ang mga disadvantages naman nito ay lower growth dahil nga nakafocus sila sa pagbibigay sa mga investors nila, mas mabagal na ang growth nila, kaya mas mababa na din ang growth ng investment mo. Malaki ang capital since kikita ka sa dividends or payouts ng investment mo para makagain ng decent amount ay syempre kailangan medyo malaki din ang capital mo dito. Pwede rin maipit ang pera mo gaya ng buy and hold strategy, possible din na maipit ang pera mo if bumagsak ang market dahil hinuhold mo din ang mga stocks na to ng matagal. At bago tayo magtungo sa last strategy ay baka pwede mo naman i-like ang video na to and subscribe ka na din sa aking channel para palagi kang updated every time na may bago akong upload na videos. At kung gusto mo mas mag-improve ang financial life mo ay bibigyan kita ng libreng ebook na makakatulong sa iyo. I-message mo lang ako sa aking FB page at ilalagay ko na lang ang link sa description. Number 3, peso or dollar cost averaging. Dollar cost averaging kapag dollar based currency ang bibilin mo at peso cost averaging naman kapag mga stocks dito sa Pilipinas ang bibilin mo. Ang main principle ng strategy na to ay kailangan mo maging consistent sa pagbili ng stocks or crypto regardless kung mataas or mababa ang price nito. Meaning na makukuha mo ang average purchase price over time. Pwede kang mag-set kung monthly, quarterly, yearly, or depende sa iyo kung saan ka mas komportable. For example, si Jan ay bumili ng 5,000 pesos worth of Jollibee stocks ngayong buwan at let's say ang current price nito ay 100 pesos. The following month ay tumaas ang price nito ng 10% pero bumili pa din siya ng same amount. Sa sumunod na month ay bumagsak naman ang price nito ng 20% pero bumili pa din siya ng same amount. Nung sumunod na buwan naman ay tumaas ito ng 15% at pumili pa din siya with the same amount. On average, sa 4 na buwan na yon ay nakabili na siya ng 201.68 shares ng Jollibee stock sa halagang 20,000 pesos. Kung ibebenta niya yon sa current price niya na 101.2, ang halaga na ng investment niya ay 20,410 pesos. So, tumubo na ang investment niya ng 410 pesos if ibebenta niya yon sa current price. Sa example na to ay pinapakita ko lang ang principle ng strategy na to, pero hindi ibig sabihin na magbebenta ka na after 4 months. This is a long-term investing kaya talagang matagal-tagal ang paghihintay. Sa ganitong paraan ay nakaka-develop ka ng consistency na napaka-importante sa mundo ng investing. Dahil wala naman talaga nakakaalam kung kailan bababa or tataas ang market. Kumbaga, itong strategy na to ay pinaka-smooth ride sa pag-invest. Dahil para ka lang naguhulog sa alkansya buwan-buwan. Unlike sa ibang strategy na bibili ka ng malakihan agad. Mas masakit kapag nakikita mong bumabagsak ang investment mo at dito nakakagawa tayo ng mga impulsive decision kaya ng pagpapanic selling na nagiging dahilan ng ating pagkalugi. Sa cost averaging ay nalilimitahan mo ang pakiramdam na to at nakafocus ka lang sa consistent na pag-invest. Ang pamamaraan na ito ay para sa conservative na tao dahil ito ay less risk, less reward strategy. Pero kagaya nga ng ibang strategy, kailangan humanap ka ng investment na mag-grow in the future para gumana ang strategy na to. Hindi pwede na dahil sinabi lang ng kaibigan mo na tataas ang price ng specific stocks or crypto ay bibilhin mo na agad. Dapat nakadepende ang pag-i-invest mo based sa research na ginawa mo sa profile ng stocks or cryptocurrency na ito at sa kung ano ang potential nito sa hinaharap. Pero ano nga ba ang advantages at disadvantages ng cost averaging? Ang advantages nito ay low risk. Mas mababa ang risk nito compare sa ibang strategy dahil hindi mo kailangan ng tamang timing sa market. Unlike kung bibili ka lang one time at biglang bumagsak ang market. Avoid bad decisions dahil nakakabuild ka ng disiplina sa strategy na to, nalalayo ka sa maling desisyon kapag nakikita mong bumabagsak ang market. Hindi mo kailangan ng malaking capital since kailangan mo lang mag-allocate ng specific amount galing sa sweldo or income mo regularly, hindi mo kinakailangan maglabas ng malaking pera one time. Avoid market timing.
hindi mo kailangan timingan ang market dahil regardless sa presyo ay bibili ka consistently. Ang disadvantages naman nito ay low returns since hindi ka nag-all in kapag maling timing, meaning hindi ka din mag-all in kapag tamang timing, so you're unlikely na makakagain ng malaki sa investment mo. Pwede din maipit ang pera mo. Kahit anong strategy naman, basta nasa long term investing ka, pwede maipit ang investment mo dahil sa pagbabago ng market condition. Sa totoo lang, simple lang naman talaga ang pag-invest. Pero bago mo ito gawin ay kailangan na tanong mo muna sa sarili mo ang mga ito. Ano ba ang financial situation mo ngayon? Gaano ba kataas ang cost of living mo? Magkano ba ang monthly expenses mo? Magkano ba ang kaya mo lang i-invest on regular basis or one time? Ang pag-i-invest ng iyong pera ang pwedeng maging pinaka-best decision na gagawin mo sa iyong sarili. Pero kung magkamali ka dito, pwede ding ito ang maging pinaka-worst decision mo. Lalo na kung mabubulag ka sa mga too good to be true na scam investment. Taking risk is good, but taking risk back up with knowledge is much better. Pwede ka naman mag-focus lang muna sa isang strategy and mag-stick ka lang muna dito at kapag lumalago na ang kaalaman mo at saka mo subukan ng ibang strategy. Hanggang dito na lamang mga kabayan at dito na po nagtatapos ang aking munting video. Sana ay may natutunan kayo at asahan ko na makita-kita tayo muli sa susunod ko pa mga videos. Paalam!